Pero yung pong tao na yun, may 7,000 demonyo sa kanyang katawan. Nang makita niya ating Panginoon sa Kristo, siya po'y tumakbo at siya po'y lumuhod. At ang sabi ng Biblia, siya po'y sumamba. Yes. Kahit 7,000 diablo pa, mga kapatid, ay hindi nakapigil sa isang taong nagdesisyon na siya ay sasamba at magpupuri sa ating Panginoon. Ano po ang sitwasyon natin ngayon? Ano po ang ating mga alalahanin? Ano po ang mga bagay na gumagambala o nagpapagulo ng ating po kaisipan? Ang sabi ko ng Biblia, wala pong dahilan. Wala pang anumang circumstance. No death, na nor death, nor life, nor things present, nor things to come, nor nakedness, nor peril, nor sword. Nothing can separate us from the love of God. Amen. Hallelujah. Salamat po sa tatlong maniniwala. I said nothing can separate us. Hindi po presyo ng gas, hindi po presyo ng gasolina, hindi po presyo ng sakina, hindi po presyo ng mundo ang mga kapagkaniwalay sa atin sa pagpupuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Napakasimpleng mensahe. Ngunit kung ating pong bubuksan ang ating puso, ako po'y naniniwala na natanggap po tayo ng pagpapala mula sa ating Panginoon. Ephesians chapter 3 verse 20, babasahin po sa wikang Ingles, in the King James Version, it says, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Let me read that again. Now unto him that is able to do exceeding. Shall we say exceeding? Exceeding. Abundantly. Shall we say abundantly? Abundantly. Above. Sabi nga rin above. Above. All. Not some. Praise God. Pati yan, sinabi niya. Pero maganda yan, mga kapatid. All that we ask or think. Because there is a power that works in us. Amen. Praise God. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang pinagpala ng salita. Tayo po ay lulugo at itaas ating kanang kamay at tayo po ay manalangin. Sa muli, ilingin ko po ang ating mahal na pastor. Tayo po ay Panginahan. Yes, Jesus. Hallelujah. So, marami tayo mga kapatid. Amen. The verse says, now unto him. Sino po ang tinutukoy na him? Sa versikulo ito, I believe him talks about God. Not just a God. Hindi lang isang Diyos, kundi ang Diyos. The God, creator of the heavens and the earth. The Bible said, siya lamang ang tanging matalinong Diyos. The only wise God. That means kung meron pang ibang Diyos kayong kilala, bobo yun, mga kapatid. Yeah. Sapagkat ang tanging matalino lang ay ang ating Diyos. The only wise God. He is eternal. Kung may ibang Diyos pa man, ito po'y mamamatay. Pero ang ating Diyos ay pangwalang hanggan. Yeah. The God we're talking about is all-powerful. Almighty. The Bible calls Him the high and lifted up. Amen. Hindi po niya kailangan ng committee. Hindi po niya kailangan ng board of directors para makapag-desisyon, mga kapatid. Because God stands alone. He is self-sufficient. Siya po ay set apart. He is in a league all by Himself. That's why when we say God is holy, hindi lang ibig sabihin na ang Diyos ay banal, but that word holy also means separated. That means meron siyang ibang kategorya na hindi pwedeng, hindi po siya makikategorize kasama ng iba, mga kapatid. He stands by himself. Praise God. Yeah. Hindi po niya kailangan ng kahit na anong bagay. Because God, praise God, is self-sufficient. That means He provides for Himself. Hallelujah. Yeah. Hindi po siya nangangailangan ng opinion ng iba. Hindi po siya nangangailangan ng suggestion, mga kapatid. Yeah. Yeah. Bago po siya makapag-decide. He doesn't need anything. Hindi po niya kailangan ng kahit anong bagay. And maaaring masaktan kayo, pero ito po, katotohanan, ni hindi po niya kailangan ng aking pagpupuri at ng aking pagsasamba. Hindi na. Come on. Yes, come on. Hindi po niya ito kailangan, mga kapatid. Sapagkat nung wala pa po tayo, nung wala pa po tayo para magsasamba, wala pa yung mga alger, mga kapatid, naroon na siya.
the worship of his people, but he does not need me. He alone is worthy to receive glory and honor and the highest praise. Pero alam ni ba, kung hindi ko siya pupurihin, mga kapatid, hahanap ang Diyos ng iba. Kung hindi ako sasamba sa kanya, sabi na ang mga bato, ang tatayo at magpupuri sa kanya. Kung kaya napag-desisyonan ko, na hindi ako magpapatalo sa bato. Hallelujah! Binigyan niya ako ng tingin para sumitaw at umawit sa kanya. Binigyan niya ako ng kamay upang pulang po walang pakitaas sa kanya. Binigyan niya ako ng pao upang sumayaw at umalong sa kanya. Ano ang bagay mga kapatid ang bumipigil sa akin upang aking pumipagalaw sa Panginoon ang aming tao ang pupuri at pagsasamba na kanya po. Praise God! At dahil siya po'y Diyos, gagawin po niya ang anumang gusto niyang gawin, kung kailan niya gustong gawin, at kung paano niya ito gustong gawin. It's all according to His terms, to His requirements, to His standards. Minsan po, kapag ang ating boss sa trabaho, Brother Dogs, o ating pong ama, mga kapatid, ay bumababa sa ating level. But sometimes we have to remember, hallelujah, na ito pa rin ay ating boss, o ito pa rin ang ating ama, kalat po sa ating Panginoon. Yes, bumabak siya at nakisama at nakitahan sa atin. Yes, bumabak siya at mag-relate sa atin, mga kapatid. Kung kaya sometimes may mga tao na pagka nagsisimba o kapag nagpupuri sa Panginoon, para maghalimutan na loob ang Diyos sa kanila. Ayan, Panginoon, nagpupuri ako ha. Ayan, Lord, ha, nagsimba ako ha. Ayan, Panginoon, kahit na medyo masama ang pagkakalandang ko, pinuri pa rin kita. Kaya kailangan, Panginoon, pagpalahin mo ko. Kailangan, Panginoon, pagalitin mo yung anak ko. Kailangan, Panginoon, mag-provide ka ng financial. Well. Paano ng Panginoon susuklayan ka? But if He doesn't do it, He is still God. If He doesn't bless me, He is still God. If He doesn't seem to provide for me, He is still God. Sapagkat huwag natin kalimutan, mga kapatid, na yes, siya po ay bumaba sa aming level, but He is still the creator of heaven. You know what? Kahit hindi pa bumaba si Jesucristo upang mamatay sa krus,